malagip mo pa'y mayang. Good morning po mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para sa isa na namang video. Ang ganda po ng music. Ito po ang isa sa mga the best na music na Ilocano song, ang Nagimas Kan Mayang. Tinga grande, tiing ka pinagsangwan. Pampaimas na mayang tinta panagrumansa. Good morning mga kababayan. Yan po ang Nagimas Kan Mayang. Yan po. Isa po sa mga pinakasikat na Ilocano song sa Norte, ang Nagimas Kan Mayang. Alright. So atin pong pag-usapan ngayon ang threat ng mga Duterte kung si Vice President Inday Sara daw ay i-impeach ng Kongreso. Yan ang ating pag-uusapan. Dahil marami nga pong mga ugong-ugong alingasngas na may mag-i-impeach kay VP Sara Duterte. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat, sa aking mga minamahal na subscribers, mga followers. Hello, hello, hello po sa inyo lahat. Mag-iingat po tayo lagi. Basta smile, laugh, be happy lang po tayo kahit na gaano po kahirap ang buhay. Tuloy pa rin ang ligaya. Yan po. So, bago po tayo magpatuloy, palakpakan po natin ang lahat. Alright. So, yan nga po. Actually, this came out like 3-4 days ago, so behind na po tayo. Pero na gusto ko lang pong komentuhan, bigyan ng reaction tong sinasabi po ng mga DDS, ng mga Duterte, na pag i-impeach daw si VP Sara, abay, talagang magkakalintikan na at talagang dadanak ang dugo sa EDSA. Yan po ang mga pinagsasabi ng mga tao, na mga DDS. Yan po ang threat nila. Never niyong gagawin yan. Sapagkat, pag ginawa niyo yan, sabi nila, dadanak ang dugo sa EDSA. Pero ang tanong ko mga kababayan, naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo? Ako po, hindi. Hindi po tayo naniniwala dyan. Kahit ma-impeach po si VP Sara, kahit po banatan ng mga lower house, mga House of Representatives, members po ng House of Representatives, wala pong magagawa dyan ang mga Duterte. Dahil wala na, insignificant na po sila. Mahina na po sila. Wala na po silang puwersa. Sinong pagkikipaglaban para kay VP Sara? Wala. Siguro just a handful of DDS, mga natitira pong mga DDS na hanggang ngayon ay nasa talampakan pa rin ang utak. Yan po. So, hindi po tayo naniniwala dyan na magdadanak ang dugo, na magkakamatayan sa EDSA. Nako, maniwala ka dyan. Sino niloloko nyo? Matalino na ngayon. Kami nag-iisip na ngayon, kaya hindi nyo kami maluloko, hindi nyo kami mamubudol sa mga ganyan. Yan po ang kanilang pinagsisigawan mga kababayan. No, they're making a threat na never nyo gawin yan. Otherwise, magkakamatayin sa EDSA. Dadanak ang dugo sa EDSA at iba-iba pa. Pero do you think the Filipinos will believe you? I don't think so. Wala na po. Ang mga Pilipino po ngayon ay gising na. Hindi nyo na mabubudol ang mga Pilipino. Yan, tapos na ang 2016 na budulan. Tapos na ang kampanya ng 2016
na paniwala nyo ang taong bayan, kaya nanalo po si President Digong. Pero ngayon, iba na po ang mga Pilipino. Nagbago na. Marami na pong nagising, marami na pong nakapag-isip-isip. I don't think na maluloko nyo na naman ang taong bayan. Dahil tapos na po ang mga maliligayang araw, at andito na nga, mga lingas-ngas na i-impeach daw si BP Sara. May mga malalakas na grounds, mga ebidensya para po ma-impeach si BP Sara. Hindi makatiis itong si former Senator Sonny Trillanes, sinasabi niyang ako na ang mauuna. Si Senator Trillanes daw ang maunang magsasampa ng impeachment laban kay BP Sara. Iyan po ang matapang, ang matuwid na si Senator Sonny Trillanes. So titingnan po natin kung sa lower house po, I think wala tayong problema dyan. Marami po talaga ang gusto na talagang ipa-impeach si BP Sara. Dahil nga po sa mga nakikita nilang pag-uugali niya at mga hindi niya po maipaliwanag na budget sa confidential funds. Alam niyo yung 125 million, napakalaking pera yan. Napakalaki at inubos lang sa loob ng 11 days. Kaya ito pong mga kongresista ay talagang mainit. Mainit dahil binastos nga po, ininsulto ng Vice President ang lower house. Ganun din po sa Senado. Talagang walang pagrespeto itong ating Vice President, lalo na po kay Senator Contiveros. Yan. Galit na galit po siya, may allergic po siya kay Senator Contiveros. Pero ang tingin ko dito mga kababayan, ang malakas na kalaban diyan pag nakarating po sa Senado. Dahil sa Senado, merong mga kumukontra dyan ng mga senador. No, of course, ayaw nilang ma-impeach ang kanilang reyna, ang anak ng dating Pangulong Digong. Yan, kanila pong sinusuportahan. Ito po ay grupo nila Bato de la Rosa, alam nyo na, Bongo, Amy Marcos, etc., etc. Siguradong may mga kasama pa po silang iba. At I think this group will do something para kung magkaroon nga po ng impeachment, ibablock po nila yan, sigurado. So kahit po lumusot sa lower house, kung sa Senate naman, sa botohan for impeachment, kung ibablock ng grupo po ng mga senadores, wala, hindi po yan mangyayari. Yan. Kaya ang pag-asa na lang po natin ay yung kay Las Cañas sa ICC. Sana naman mailabas na ng ICC ang warrant of arrest na mga, you know, sangkot dito, mga masterminds. At yun nga, napapabilang po dyan ang ating Vice Presidente. Ayon kay Star Witness, dating pulis Las Cañas, na dating tauhan ni Pangulong Digong. Yan, isa po siya sa death squad na sinasabi. Yan, kaya kung makalusot man si BP Sara sa Kongreso, kung let's say ipa-impeach at walang mangyayari, meron pa rin ang ICC, kaya aburido pa rin siya dahil nakaabang pa rin ang ICC dyan. Maari po siyang makulong, maari po siyang ma-ship, papunta po sa The Hague. At yun nga, baka, pero mahaba pong proseso yan. So yan lang po ang nakikita po natin dyan. Balikan po natin ang issue. Yan pong threat nila na pag ipina-impeach daw ay talagang dadanak ng dugo sa EDSA. Alam niyo po mga kababayan, wala, hindi po tayo naniniwala dyan. Kilala na po natin si Pangulong Digong sa kanyang pananalita. Ganon din ang kanyang mga anak. Alam niyo, ano lang si mga yan pag nagsalita parang may halong yabang. Ganon po yun. Merong halong yabang at kala mo'y talagang tutuhanin at matapang na matapang, pero wala, hindi po yan. Dahil wala, hindi nga po sila
Hindi, wala po silang sinabi kay General Tore, di ba? Yan. Ang ganda ng music, mga kababayan. Pinagsangwa nagimasket nga tanayin ka. Ana Diyos por santo, nagimasin maya. Yan. Yan po ang nagimaskan mayang. Yan ang paboritong song ng mga Ilocano. At ang itipadak na Ilocano dita, gyamanak ti support tayo. Sapay kumatag na nayon, ti panagbuyayo. Kadag iti videos ni Manong Yo Arayban. Yan, palakpakan po natin ang ating mga kababayang Ilocano sa Norte. Maraming maraming salamat po. Yan, pagpatuloy po natin. Hanggang yabang lang yan. Hanggang yabang lang yan ng mga Duterte na dadanak ang dugo pag ipina-impeach si BP Sara or ma-impeach. Hindi po tayo naniniwala dyan. Wala, mahina na po sila. Insignificant na po sila. Wala na po silang werpa, wala na po silang power, wala na. Dahil yung kanila mga kaalyado ay mahina nga po ang ano, wala na pong blessings na nagbumula kay Tatay Diggs. Kaya yun, nagsitalunan na po sila, lumayas na po sila. Wala na po sumusuporta sa kanila. Kung meron lang po sumusuporta, siguro yung mangilan-ngilan, yung kagaya po nila Bayad Bay, nila Coach Oli, mga bayaderos. Bayaderos po ba yun? Yung mga SMNI. Actually, humina na nga. Yung SMNI, KOJC, wala. Wala na po yan. Mahina na po yan. Mula po nung nadakip ang kanilang naghahari-arian, nagjudyos-diyosan na si Pastor Borloloy. Wala na. Nanghina na po sila. Wala na. Wala na po. Kaya, sinong ipagmamalaki ng mga Duterte na sila daw po ang mangunguna sa EDSA at dadanak nga daw ang dugo pag pina-impeach si BP Sara. Wala. Ulitin ko na naman. Hindi niya kayo umubra kay ano eh, kay General Tore. Yan. Pagpapakita yan ng ano, ng kawalan na po ng impluensya at puwersa ng mga Duterte. Kung meron po yung impluensya, siguro ganyan na lang oh. Katiting, maliit na lang ang kanilang impluensya. Kaya ang daming ang mga tao ngayon nagsisilabasan na. Dahil hindi na sila natatakot. Kagaya nga po si Mayor Mabilog at handa yatang lumabas. At sasabihin niya ang lahat ng alam niya. Dahil noon po nagtago ilang taon na hindi umuwi ng Pilipinas dahil takot po siya na baka ipapatay ng administrasyon. Iyan po si Mayor Mabilog. Eh, according to the people of Iloilo, mabuti naman siyang mayor. I don't know him personally, pero hindi. Yun lang po naririnig natin na okay naman siya. Kaya lang, sinira daw siya ng dating pangulo. Sinira siya, ginawan siya ng istorya. Hindi ko po kilala si Mabilog. Pero yan, nagsisilitawan na po sila, naglalabasan na po. Kaya hindi na po sila natatakot. Pagpapakita lang na hindi na sila takot sa mga Duterte. Dati-dati po, naku. Takot po ang marami pong mga takot na mga kababayan natin sa mga Duterte. Kaya umiilag po sila, umiiwas po sila. Ngayon wala na po. Mahina na ang puwersa nila, hindi nga nila kinaya si General Tore. Alam niyo po, ano yung nagsabi? Si Basti, Mayor Basti na sasampaling niya daw si General Tore. Naku, wala, hanggang salita lang yun, yung kayabangan na yun. Hindi naman niya nagawa. Wala, takot din dahil general yan. Nako, baka mahirap na. Hindi mo kakayanin si General Tore. Nako, mabuting tao yan. Maraming support, malaki ang support niyan. At taong bayan ng talagang humanga kay General Tore nung hinuli niya po, nung hinuli niya si Kibuloy. Yan. So ang kaso po na to ni Kibuloy na nahuli sa mismong teritoryo ng mga Duterte, pagpapakita na wala na po silang impluensya. Mahina na po sila. Yan po ang malaking ano dyan. Magandang halimbawa na kung saan ang kanilang strength ay wala na. Mahina na. It is no longer, di na po the same as before. Noon po malakas po sila dahil sila nasa pwesto
Pero ngayon, kinalaban pa nila Marcos. Kaya anong laban nyo sa administrasyon? Haharapin nyo ang administrasyon, nasa sa kanila ang puwersa. Nasa sa kanila ang Armed Forces of the Philippines. Babanggain mo ba yan? Wala. Talagang titirisin ka pag you attempt na banggain ng gobyerno. Kaya wala yan. Hindi po tayo naniniwala sa pinagsasabi nila na pag in-impeach si BP Sara ay talagang magkakamatayan. Hindi po. Kan mayang dakkel tapatong mo. Dakkel tapatong mo agraman tabuyong mo. Ang ganda po ng kanta na to, Nagimas Kan Mayang. Isa po sa mga the best na Ilocano song po ito ng Norte. Napakaganda, di ba? Alright, mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Paalala lang na mag-ehersisyo, mag-relax-relax po tayo. Huwag kalilimutan yung sinabi ni Doc Willie Ong na pwede nating ikamatay ang stress. Kaya dapat, relax-relax din pag may time. Yan, tama po yung sinabi ni Doc Willie Ong. Sa mga nagpapayaman po dyan, laging iniisip pa yung kanilang pera, kung paano yumaman. Naku, kailangan din natin, we need to take a break para naman makapagpahinga. Bigyan natin ang panahon ng ating pamilya, mag-relax, mag-chill-chill tayo, unwind. Yan, kailangan po yan ng katawan dahil alam niyo po ang cancer, delikado, mahirap po yan. So far, wala pa pong direktang lunas. Kaya swertihan lang po yan. Kaya mga kababayan, paalala lang, health is wealth. Huwag kalilimutan ang ating sarili. Huwag kalilimutan, dapat alagaan din po natin ang ating mga katawan. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Mabuhay tayong lahat. Paalam!